Good day everyone! This is again Jerchelle TV at panoorin natin ngayon ang ating mini vlog sa buong isang linggo. So eto na nga ang mood na nating mga araw ay nagpunta tayo sa May Talampasigan sa may tabi ng dagat. At syempre nagpahangin-hangin kami kasama ang buong pamilya, kasama ang pamilya ng aking inaalagaan na lola. At sa mga hindi po nakapanood sa akin, ako po ay isang caregiver dito sa bansang Israel. At syempre, eto, relax, relax din. Sabi nga nila, kapag may time o di iba, ang ganda-ganda ng dagat dito sa bansang Israel. Mga malaputi ang lubuhangin. So, at after that, eto na nga, nandito na naman kami sa my park. Syempre, wala naman kaming ibang pinupuntahan ng aking inaalagaan na lola ay dito sa aming park. Dito sa malapit sa aming bahay. So, wala pa pong tao. Kaya nakapag-video-video ako kasi kapag marami ng tao, hindi na tayo makapag-video. O, diba? Ayan, napatito pa lang. Ano na videohan ko? Eto mga bulaklak dito sa may ano. At eto na nga, sabi ko sa aking lola, tara, punta tayo dito sa may mga bahay na ito. Kasi alam nyo, dyan may nakita akong ginagawang swimming pool at gusto kong bisitahin. Niyakag ko si lola at ito na nga ang swimming pool. Ang ganda-ganda naman ang swimming pool. O, ayan, sabi ko na nga ba, operate na talaga. Kasi nung nakita ko to ginagawa pa lang. So, ngayon, ayan, at ito naman kapitbahay ay swimming pool din. So, eto na nga, pumunta na ako, nag-exercise na ako, syempre. Kailangan ko din naman i-relax yung ating katawan. At bago ko nga pala sa inyong makalimutan, ako nga pala ay 60 kilos. At sa ngayon naman, dahil sa aking pagsusumika pa ba, meron na ako 58 kilos. At ngayong araw ay 57 kilos na ako. Imagine, 3 kilo na yung nawawala sa akin. Sana all talaga, tuloy-tuloy na ang aking pagbabalik. Alindog! Hindi naman, balik katawan lang kasi naman grabe talaga kasi yung mga nakaraan yung kain ko at syempre walang control. So syempre nahiya na ako at napansin ko kakaiba na talaga ang aking katawan. Ako na yung nahihiya. So ibabalik ko yung aking dating katawan o dating kasiksihan. Joke lang. So eto na nga, so pagkatapos diyan, ayan o, tingnan niyo o, hindi ko alam kung anong exercise to, basta exercise lang yan. Hindi ko naman yan alam, nakita ko lang yan sa TV. Hindi ko alam kung tama ba yan o sa mga nagaanong ganyan ganyan daw, pero hindi ko alam. Pero sumakita nga aking ano diyan guys sa gilira kasi sa hindi naman nagid sa inyo, ako ay talaga namang katatapos pa lang ng ano eh, ayan, ginanyang ganyan ko ng aking katawan. Sumakita ang likod-likod dyan, tsaka yung aking ano, mali yung exercise. Halata talaga, hindi mahilig mag-exercise. Ngayon lang po talaga ako nag-exercise kasi napansin ko talaga, lumupo na yung ating katawan. So, ngayon, mga malab, hindi ko na rin alam kung ano tong exercise ko at kung nakailan po ako diyan. Basta medyo nagtagal-tagal din po ako. At ito pa, ito yung pang-muscles daw para buo-buo yung aking muscles habang nagpapapayat, hindi masyado maglaylay, nagaganyan ako. Sabi kasi nila, kailangan maganyan ka para pag pumayat ka, hindi laylay yung balikat, di ba? Yung aking mga patapata dito sa aking kamay kasi medyo lumaki na rin yung aking ano dyan, yung aking mga muscles, hindi pala muscles, taba. So, sabi ko mag-exercise na rin ako. So, ayun, may mga bata na dito, mga dumating na yung mga tao dito kasi gabi na nga. Maganda kasi dito kapag gabi, presko yung ano, hangin at saka hindi na masyado mainit pag umaga kasi talagang napakainit. Ay, grabe. So, eto na nga mga malab. Dito nga pala, meron ako sa inyong ikikwento. At talaga naman, ako po ay natutuwa. Alam nyo ba mga malab, ako'y tuwang-tuwa ngayon na gabi. Kasi hindi ko talaga yan, kahit minsan hindi yan pumayag si Lola na lumabas kami sa gabi. Alam nyo ba kung anong oras na? Alas 9 na ng gabi, niyakag ko siya. Sabi ko, hala, tara, tayo ay lumabas at kailangan ko na mag-exercise dahil talagang tumataba na ako. Sabi niya naman sa akin, sige, ikaw na lang lumabas. Pero talagang hindi ako pumayag na hindi siya kasama. Kasi talaga ang purpose ko din, hindi lang ako, kundi siya. Kasi kinakailangan niya din guys talaga na mag-exercise din. Alam niyo naman ang mga matatanda, kapag ganitong nagkakaedad na, antukin na, puyatin na, at mahina na ang katawan. Pero sabi ko nga, kailangan niya magtiyaga para lumakas. Na nga, kung nakikita nyo, may mga baldi-baldi na naman ako dyan kasi may... Hello everyone!
naiyak, bising-bisi ang Ate Sally dahil dito sa nangyari ngayon, no? Ngayong tanghali, nasira na naman tong aming ref. Oh. Pero yan, pasalamat ko yan, guys. Alam niyo kung bakit nagpapasalamat akong sira yung ref. Kasi hindi na kami bibili na maraming pagkain na sobra-sobra na sa buwan ba. Ayan. So, thanks God nasira na yung ref. Kasi apat po yung ano namin dito, isang freezer, tatlong ref. Tatlo katao lang kami. Isipin nyo naman kung gaano karami ang pagkain namin. Ayun, nagtapon na si David. Madilim! Ang dumi na ngaming. Alam nyo guys, kahit anong linis ko dito, sabihin nyo, ang dumi-dumi naman ng sabihin nyo, ang dumi-dumi naman ng aming bodega o ng aming basement. Guys, kita nyo naman to, nilinis ko na to, diba? So, may tagakalat kasi dito. Kaya yan, si David po ang tagakalat ko dito. Talo ko pa may 10 anak kay David. Ayan po, sira na. Thanks God. Salamat sa Diyos at nasira na rin siya. So, marami siyang tinapon na dito. Ayan o, madaming mga ano. So, ayan, salamat sa Diyos at sira na. Sira na tong ref namin dito sa baba. Guys, marumi to kasi nga nag-ano na yung mga ano niya tumagos na, pero malinis naman to dati. Ngayon eh ano, so buti na nga lang nakita kasi sabi ko kailangan ko ng karne, pinakuha ko siya, nakita niya naman. So, ito na po yung itsura ng aming ref. Naku po, talaga. Sa sobra kasing dami namin kaya binibili. Bawang.